Magandang buhay, mga kasimbahay! Panibagong araw na naman upang tayo'y magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. "Matuwa ka, ikaw ay galugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdang ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Naggulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Hindi katakataka ang naging tugon ni Maria nang marinig ang pagbati sa kanya ng anghel ng Panginoon. Marahil sa pagkakataong iyon, tinanong niya ang kanyang sarili, "Sino ako para dalawin at pagpahayagan ng ganito ng anghel ng Panginoon?" Hindi man niya alam kung ano ang nakita ng Diyos sa kanya, alam na alam naman iyo ng Diyos. Napakahirap talagang unawain ang mga sumunod na pahayag ng anghel. Bilang isang tapat na Hudyo, alam niya ang mga susunod na kahihinatnan sa kanyang buhay kung sakaling tanggapin niya ang misyong maging ina para sa manunubos ng mundo. Ngunit dahil ang Diyos naman ang nangusap at ang may kalooban nito, hinayaan ni Maria na maging sisidlan ng walang kapantay na alay ng Diyos para sa tao, ang pagsilang ng ipinangakong Mesiyas sa sangkalupaan. Napalitan ng katapangan ang nararamdamang pag-aagam-agam ni Maria. Alam niya na sa pamamagitan niya, sisilay ang kaliwanagang kailangan ng mundong nababalot ng kadiliman ng kasalanan. Pagsasagawa.
gaano ako kabukas sa kalooban ng Diyos. Hindi pinababayaan ng Diyos ang taong sumusunod sa kalooban niya.